ko na po patatagalin pa, no? Ayan. So, 39 participants, ayan. Hindi ko na patatagalin pa at ipakilala ko na po sa inyo ngayon ang ating minamahal na presenter. Ayan. Okay. Okay. Siya po ay from province of Marinduque and currently living at Muntinlupa City. And she is married with 2 kids and the former business center owner of Sophie Paris Monwalk at Las Piñas. At siya po ang founder of Team Gizmo, Team Agusan. And now, coordinator to star na po dito sa ating company sa digital business na ito. At guys, atin pong welcome ngayon our presenter for tonight. Let's all welcome ang ating Angel Linis. Walang iba, Coach Beth Linis. Ayan, please unmute and the floor is yours po. Go ahead. Yun, magandang buhay po sa ating lahat. Thank you so much po. Ma'am Divine, thank you po ano sa pagpapakilala niyo po sa akin. At tayo po ay magpe-present po tayo, ano? Hello po, ayan. So, Ma'am Divine, okay ba yung sound ko? Nawawala po ba ako? I'm loud and clear. Go ahead. Loud and clear. Ayan, salamat po. Salamat po, ano? So, magandang buhay sa lahat. Merry Christmas po. Maraming salamat po. And of course po, andito na naman po tayo sa ating business presentation, ano? At gusto ko pong magpasalamat muli kay Sir Eddie, ano? Sa ating pong Director 2-Star, ang ama po ng Team Europe International, na binigyan na naman ako ng pagkakataon para makapag-present ng ating amazing business, ano po? At welcome po sa lahat ng team na nakita ko po dito, ano? At lalo-lalo na po sa ating mga mentor and coaches, sa mga director and directress po na nandito, manager, at syempre po coordinator, team leader, and of course po starter, ano? So ako po ay mag-share screen na para po makapag-simula na tayo ng ating presentation. So 1 hour lang po itong ating presentation na ito, ano? Kung may mga tanong po, pwede kayong mag... ano po kayo, pwede kayong mag-chat or ilista nyo po sa inyong mga notebooks para mamaya po sagutin po natin yan, ano? At upon presentation po guys, naka-mute po kayong lahat. Yan, okay po? So maraming salamat Ma'am Divine sa napakaganda nating host at talaga namang energetic at naka-green siya ngayon. Color of the Christmas din yan, di ba? So Merry Christmas po sa lahat. Thank you so much Ma'am Divine. At pinakilala na niya ako, ano? Pero gusto ko lang pong dagdagan ng kaunti yung regarding sa previous na ginagawa ko bago po ako na ano po dito sa ating pong digital business. So kami po, a former business center owner po ng Sophie. So isa po yung direct selling. Nasa business na rin po tayo at 7 years po yan yung naging bread and butter po natin. Pero sa panahon po ng pandemic na apektuhan din po tayo, ano? Nung pandemic po guys, ay syempre nag-close po yung mga establishment na hindi naman po essential yung mga produkto. So nasa bahay po tayo, naghanap tayo ng mga additional source of income online. So bilang isang mother, ano, at hindi tayo natitigil lang sa bahay, na kapag nasa bahay tayo, hindi tayo tumitigil lang, kumbaga hindi tayo maasa lang sa binibigay ng sweldo ng husband, ano. Talagang sanay po tayo na magkaroon ng additional na income po. Kasi sanay po tayong kumita. Okay, yun na nga po, may isang friend na nag-offer po nito sa akin. Sabi niya, Beth, gusto mo bang kumita ng extra income online? So, digital business, wala pa po ako masyadong idea doon, ano, sa ganitong larangan ng mga digital business. Although yes, nasa business na rin po ako, pero may mga physical products. So, yun po, nung sinabi niya po sa akin na euro ang pwedeng kitain, doon po ako nagkaroon ng interest na alamin yung business. So, bakit ka nga pwedeng kumita dito ng euro, ano, kahit nasa Pilipinas po tayo? So, yun yung pag-uusapan po natin. Para sa mga guests po natin, ano, this is a business proposal para sa inyong lahat. Kayo po ba yung mga tipo ng tao na gustong magkaroon po ng additional panakitaan? Halimbawa, may trabaho po kayo, may ekstrang 2 oras, pwede nyo po itong idagdag bilang inyong source of income. O mga negosyante po kayo at may mga traditional business at naghahanap kayo ng mga additional basket or additional source of income, this is a good opportunity po para sa inyo, ano po? So, ang business po namin ay nasa larangan po ng cryptocurrency, nasa larangan po ng play to earn, NFT, and metaverse. Wala po tayo ditong mga ibebenta na mga physical products. It's all online. Sabi nga po, is digital. So, pag-uusapan po natin na
bakit ba kailangan po nating malaman ang tinatawag na cryptocurrency? Bakit mo kailangan itong malaman kung bago ka sa ganitong larangan ng business? Ano ho? So alam nyo, ma-share ko lang po ng kaunti ano. Ang tinatawag na cryptocurrency ay isa po siyang digital money na nag-i-exist online. Pwede kayong mamili ng mga gamit or kung ano man yung gusto ninyong bilhin online gamit lamang ang mga cryptocurrency wallet or yung kumbaga digital money po ang tawag natin dyan. Okay? At syempre, familiar po ba kayo sa GCash? Pag yung pera po ninyo ay nilagay nyo na po yan sa GCash, ano, hindi na po yan mahahawakan. Ibig sabihin po ay digital money na po yan. So, kumbaga po ngayon, sa panahon po natin ngayon na year 2022, ang cryptocurrency na po ang almost nagdo-dominate na po yan sa buong mundo, ano ho. Pero way back 2010, bigyan ko lang kayo ng kaunting idea, ano ho, para sa mga guests natin ngayon, 2010 po, yung tinatawag na Bitcoin or BTC po ay ang presyo pa lang yan, 50 pesos. At talagang hindi po kilala at I mean, hindi rin natin alam. Ako po hindi ko rin alam dati. At alam nyo po, no, 2010 to hanggang 2013, yan po yung sinasabi na ang Bitcoin po ay scam. Kasi alam nyo po kapag ang mga tao, or kahit ako naman, hindi ko rin naman talaga siya alam dati, ano, takot din tayo. So, iniisip na lang po natin na kapag bago ang isang bagay at hindi tayo sanay, hindi natin alam gawin, ano, at bago sa pandinig, iniisip natin na scam. So, si Bitcoin po, di ba, sinabihan din na talagang, sabi nga, yan ay scam, huwag kayong maniniwala dyan, di ba? So, ngayon po, 2022 na. Ibig sabihin po is almost 12 years na po yung lumipas. So gano'n na po, magkano na po mula sa 50 pesos po yung presyo ng Bitcoin now? 1 million na po yung presyo ng Bitcoin. So mahigit po talaga na ang laki po ng ano niya, no, ng pagtaas ng value niya. Daig pa po niya yung gold. Tama? So ganito guys, ano, yan na po yung kalakaran ngayon. So dapat kung bago ka, maka-adapt ka at i-explore mo yung sarili mo sa ganitong larangan po ng hanap buhay. Gamit lamang ang iyong cellphone, pwedeng-pwede na po natin gawin itong extra income. So, pag-aaralan po natin. Bigyan ko kayo ng mga taong unang-unang naka-adapt, ano, ng tinatawag na crypto, NFT, di ba? So, ito po yung mga nasikat na mga basketball player, ano, na unang-unang nakapag-adapt at na, kumbaga po yung value po ng Bitcoin, ang cryptocurrency, NFT, ay nakita po nila. So, katulad po nitong ating isa sa mga sikat na celebrity, di po ba? Miss Heart Evangelista ay na-engage po sa NFT, ano? So, isa po, magaling po siyang painter, di ba? At nakagawa po siya ng kanyang artwork. Alam nyo po, nabenta niya po yung kanyang NFT. 3.6 million pesos. Imagine niyo po yun, di ba? Ano kaya yung NFT na yan, Ma'am Beth? Ang ibig sabihin po niyan is non-fungible token. Unique po yan. Mas mataas pa po ang value niyan sa gold. Ganun po yan. At syempre po, ang ating pambansang kamao, ano? Mr. Manny Pacquiao, isa rin po yan sa nag-engage po sa NFT. So, kung ikaw po, ano, ay bago sa mga ganitong larangan po, o naririnig mo na yung mga NFT, mga cryptocurrency, dapat i-explore mo yung sarili mo dito. Kasi ito na po yung tinatawag natin na the next big thing. So, pag-uusapan po natin yan. So, welcome po kayo dito po sa ating digital business presentation. Ang aming company nga po ay related po sa Web3, Metaverse, Crypto, Blockchain at NFTs. So, yun po. Napakaganda kasi guys, alam nyo po, gamit lamang ang inyong mga mobile phone, inulit ko ulit para mas maunawaan, ma-internalize natin, ano? Pwede na tayong kumita. Alam ko naman na everyday po kayo nasa nag-e-internet or I mean, nasa social media account or mga platform po ninyo, di ba? So, pakinabangan po natin yan, i-maximize po natin through this platform. So, ang company po namin, guys, ay tinatawag na C1, ano, at ito po ay originated po, ang branch po natin ay mula po sa Sweden. So, syempre, sa Europe po yan, ano, ganun po kaganda at talaga namang hindi ka basta-basta makakapagtayo ng isang kumpanya kung hindi ka sumusunod sa mga rules and regulation po sa Europe or sa Sweden. And of course, meron tayong branch sa Spain, sa Singapore at sa Dubai. So kung kayo po ay nasa Pilipinas, guys, under po tayo ng Dubai branch, ano? So ito pong kumpanyang ito, guys, ay meron na pong 50 million members worldwide at 185 countries ang na-access po nito. Ano po? At ang kumpanya pong ito ay nagsimula po noong 2019, ano? At ngayon nga po ay 2022 na. So mahigit na po siya mag-apat na taon na actually sa
January, kasi January 2019 po siya nagsimula. So, ganun na po. Kumbaga, itong kumpanya pa lang ito na digital business, ano, ang C1 company po, ay medyo malalim na yung foundation. Kasi for 4 years na po, may napatunayan na at marami nang kumita sa negosyong ito. Ano ho? So, sino po ba yung napakagaling, ano, na founder ng ating platform, ng ating C1 company, Mr. Jonas Eric Werner. Yan po yung ating powerful founder ng company. Meron po siyang 25 years experience sa ganitong larangan ng business. At alam nyo po, eto na nga po, ano, maraming mga Pilipino at iba't ibang lahi ang natulungan ng company nito. Kaya naman, tayo po as of today, 50 million members. At ang napaka-bold po ng vision ng company ito, ano, nitong ating founder. Ang goal niya is makakreate siya ng 1 billion member for the year 2025. At posible po yan dahil nga po digital po tayo, wala kang bibit-biting produkto, napakabilis po nitong kumalat dahil nga online. Okay? Yan po yung ating powerful founder. Ito naman po yung ating CEO, Mr. Johan Westerdal, ano? And of course, ang ating executive chairman, Mr. Robert Flor. So, ayan na po yung mga, screenshot nyo na lang yung detail, ano? Hindi ko na in detail para at least, yan na po yung mababasa natin. Anyway, yun po yung detail po ng ating company. So, napakaganda. Ang ating kumpanya po ay originated po again sa Europe, ano, sa Sweden. At ngayon po, pag-uusapan naman natin ang next. Eto po yung ating products. Ang question po natin is, Ma'am Beth, ano ba yung products ng Crowd1, ng C1 company? So, again, dito po sa kumpanya namin, wala po kayong makikita ng mga katulad ng binibenta ko dati, makeup, bag, sunglass, wala po, ano? O kaya naman kung kayo po ay familiar sa mga food supplement, wala po tayong ganyan. Ang ating pong product ay related nga po sa crypto, sa Web3, sa Play to Earn, NFT. So katulad po ng Metaverse, Planet IX, Mindo, at C1 Coin, at Mixer, at C1 Link. So pag-uusapan natin, ano-ano ba yan, Ma'am Beth? Dahil wala po akong idea dyan. Okay, so pag-usapan natin ang number one product po namin, yung tinatawag po nating Mindo. Ang Mindo po ay isang online platform na kung saan tuturuan tayo how to become an entrepreneur. Kayo po yung tipong mga tao talaga na kumbaga seryoso po sa pagtatrabaho. Alam niyo po, tayo mga Pilipino napakasisipag po natin, di po ba? Ang mindsetting po sa atin is magtatrabaho po talaga. Pero sabi nga, kung gusto po natin na mas magandang kitaan, ano, mag-business po tayo or mag-ano po tayo, magdagdag tayo ng business. Tama po? So itong Mindo po ay na tinuturuan po tayo sa online business, sa digital business. Paano ka nga ba magninegosyo online, lalo na kung bago ka sa mga ganitong larangan ng business. So ito po isang audio, pakikinggan mo lang. At alam nyo ho, meron din dito syempre personal development, personality development. Why? Kasi kung kayo po medyo nai-stress or yung mga boss po ninyo sa ibang bansa medyo masungit, ano, meron din po ditong meditation, mai-enhance yung ating kaisipan sa positive mindset. Okay, so yun po yung ating Mindo. Para mas makarelate ka sa platform na ito, para po yung katulad ng mga binibentang libro online. Familiar po ba kayo sa mga Wattpad? Babasahin po yan online or sa pagbebenta ng libro ni Mr. Chinquetan, Brother Bo Sanchez. Ayan kasi yung mga author na sikat na kung saan nagbebenta sila ng mga libro nila sa Amazon. So yun po yung isa sa mga example ko para maka-adapt ka po dito sa ating Mindo, isang e-learning courses. Okay? Pangalawa po nating product, yung tinatawag nating Mixer Games. Ang Mixer platform naman po ay binubuo ng almost 100 games, ano? At ang games na ito, guys, ay mga easy game. Dati-dati mo nang nilalaro sa cellphone mo. Brick game, solitaire. Parang may katulad din po dito ng Candy Crush. May katulad din po ng Bubbles Bobbles. Super Mario. Mga easy game na dati na talaga nating alam na kung saan, ano, nag-i-enjoy tayo maglaro without earning. Ang aming pong Mixer platform, ano po yung kagandahan at advantage once nakasali kayo sa aming company? Guys, dito habang naglalaro po kayo, pwede kayong manalo ng mga amazing prizes, okay? Pwede kayong manalo ng $1 million, isa sa mga powerful prizes, hindi pa po in-announce ng company, ano? So, ibig sabihin, ongoing pa po siya. Free trip for two sa Maldives. Alam niyo po, ang Maldives, di ba, pinakamahal po na pasyalan yan. Yung mga hotel at mga restaurant, mahal po talaga yung mga resort, okay? And then, Tesla car. So, alam naman po natin, di ba, sino ba yung may-ari ng Tesla? Mr. Elon Musk. Isa yan sa mga sponsor natin. At syempre po, Converse at Dickies. Ano? Yan po yung mga bigating
sponsor ng ating company o ng ating mixer. Okay, sorry, excuse lang po. Anyway, ito po yung mga amazing po ng mga player ng ating mixer, ano? Tingnan niyo naman po, napakagaling, di po ba? Isa po sa mga anak ng ating director, ano? Ayan po yan, nakakuha po siya ng laptop Nitro 5. Magkano ba yan, Ma'am Beth? Almost 60 to 70,000 lang naman yung gaming laptop na yan. O, di ba? Grabe. Example, naglaro ka lang ng brick game dyan sa Mixer, nanalo ka ng amazing gadget. At meron pa nga akong ano, chismis, ayan, na kay Marites, ano, mayroong mga player na nanalo ng mga laptop, halos ilang pirasong laptop, at alam nyo po, binibenta talaga nila ng mahal at yun yung pinaghahati-hatian po nila. Ganun po ka-amazing yung ating platform. Yan po. Okay, pangatlong products po natin, itong tinatawag po natin na Planet IX. Ang Planet IX po ay isang NFT, isang play-to-earn game. So, tatanungin mo ko, Ma'am Beth, paano ba kumita dyan sa Planet IX, ano? Bibigyan ko kayo ng pinaka-basic na information at bilang kayo ay bago kung kayo yung mga guest namin ngayon para mabilis kayong maka-adapt, ano? Ito po ay your virtual real estate game. So, ibig sabihin para kayong magbabuy and sell ng mga lote dito online. Okay? So, example lang, si Ma'am Daisy, ano, ay isa sa mga talaga na mga napakasipag. Ibig sabihin nakabili siya ng 100 square meter na lote sa lugar nila. Ngayon, yung 100 square meter niya nabili niya ng 100,000 and after, ilang taon na benta niya ng 500,000. Okay? So, ibig sabihin, tumataas po pala ang value ng mga lote. Oo naman. And then, the same din po dito sa ating virtual. Okay? So, magbabuy and sell tayo ng lote dito. Para maka-adapt ka, example lang po, Ma'am Daisy, bumili ka ng 1 square meter po, 81 pesos. Okay? Napakamura, di ba? And then, syempre, ibibenta mo siya ng 350 sa atin pong Planet IX platform, ano? So, ang tawag po sa ating digital na lote ay PIX. Pero para mas ma-adapt mo siya, gagawin ko na lang square meter. Okay? So, 350 per square meter at nakabili ka ng 35. Alam nyo po, pwede kang kumita ng 9,320 pesos. At totoo po yan, ha? May kumikita, may nakakabenta po ng mga digital na lote na ito. Isa na rin po ang inyong linko dyan. Kung negosyante naman po kayo, ano, nakabili po kayo ng 400 pieces na lote, guys. 350, binenta mo po ano, sa ating pong Planet IX, yung isang peraso. Pero ang puhunan mo lang ay 72 pesos. Pwede kang kumita ng 111,000. Yes, alam nyo po, ang daming kumita po dito, hindi lamang po mga Pilipino, mga Vietnamese, mga Chinese, ang dami pong mga player dito na kumikita through our digital PIX or lote. Okay? Then, pangalawang kitaan, yung tinatawag po namin na token. So, sa larangan po ng cryptocurrency, dalawa po yan. May token, meron pong coin. Yung coin po, tinatawag po nating coin kapag yung Bitcoin, Ethereum, or yung mga other coin pa, no? And of course po, pag sinabi naman na token, may game po yan. O yung tinatawag na play to earn, NFT game. Okay, example, SLP, di ba? Sa Axie po yan. So kami po, ang aming pong token, ang tawag IXT. Yung IXT, ano ba ang gamit nito sa Planet IX? Ito po ay isang pera na ginagamit po sa ating Planet IX platform para makapag-buy and sell ka po ng ating mga lote and other po nating mga game, mga ginagawa po sa ating Planet IX. Ano ho? So, example po, bumili po kayo ng isang token, 20 pesos. Ngayon po, tumaas po siya ng almost 60. So, ibig sabihin kung isang token, guys, kumita ka ng 40 pesos. Tama? Ang 40 pesos po, nakabili po kayo ng 1,000 IXT, pwede kang kumita po ng 40,000. Yes. Nangyayari po ba, Ma'am Beth? Yes, nangyayari na po yan, ano? So, yun nga, may isang mentor po dito at coach na talaga namang nagulat kami, ano? At almost 800K pa lang kinita niya dito through IXT. At isa sa mga team drivers, ano? Kumita din ng 500,000. At ang inyo pong lingkod ay na-blessed din. Last February, ano? Nakumita din po tayo ng almost 200K. At kumurot lang tayo, bumili tayo ng isang cash na motor at isang cash na laptop. So, hindi natin inubos kasi pinuhunan ulit natin sa Planet IX. O, di ba napakaganda? Pero gusto ko lang pong i-clarify po sa inyo na pag bumili kayo ng token, dapat po naka-mindset po kayo ng long term, hindi po yung
dalawang buwan lang. Ma'am Beth, bibili ako ng Core 10,000 na IXT. Pero dapat sa isang buwan, tumaas na yan, ha? Wala pong tao makakapagsabi sa inyo nun. Kaya gusto ko lang pong unawain po ng bawat isa kung gusto niyo pong mag-hold ng token. Ang tawag yan, nag-hodl, ano? Ay, dapat po yan ay naka-long term. Isang taon, dalawang taon, or sobra nyo lang po na pera, ano? Para hindi po talagang aasahan nyo kaagad na kitaan, okay? So, dito naman po sa aming staking in Planet IX. So, guys, pangatlo pa lang nakitaan sa aming Planet IX game. Play to earn like Axie. Ano ho? Okay, kung si Axie, di ba, nagbe-breed ng mga Axies, tayo po nagbabuy and sell ng lote. And of course po, dito naman po sa ating staking, pwede ka rin kumita. Paano naman po ito, Ma'am Beth? Ito ha, your money will work for you. So, dito ko lang po sasabihin sa portion na ito na kahit hindi ho kayo magtrabaho dito, ay pwede kang kumita pero mamumuhunan kayo syempre. Bibili po kayo ng token IXT. Halimbawa, 100. Pwedeng kumita po yan ng 2 IXT. Pag 400 token, pwedeng kumita ng 25 IXT. Pag 1,000 token, pwedeng kumita ng 146 IXT. Ito po, akin po ito, no, yung ating 1,000. At gusto ko pong disclaimer again. Syempre, laging may disclaimer, ano? Pag maliit ang kapital, maliit ang income. Pag malaki ang kapital, syempre, malaki ang income yan. Ano po? So, katulad po nitong 1,000 na ito, no? Ang maganda dyan, guys, pag natapos mo na yung araw o yung months na pinili mo kung kailangan mo siya gustong kuhanin, pati yung rewards niya, hindi lang po natin tatanggalin yung principal, okay? At tuloy-tuloy po yung rewards natin, ano, pwede mo nang ipandagdag sa pagbibid mo kung member ka na at bumubuo ka ng territory. Yung mga IXT po na rewards na ito, tuloy-tuloy po yan. Once na hindi nyo po winidraw yung inyong principal. Ganyan po yung power ng ating Planet IX staking. Okay, so pwede rin po kayong kumita through our territory staking naman. Ano naman po ito, Ma'am Beth? Sa basic po na paliwanag, para ka may paupahan kay Planet IX. O, di ba? Halimbawa, may kakilala ka. Isang tao, may paupahan siya. Every month, di ba, may nagbabayad sa kanya, may passive income. Same po sa ating Planet IX. So, dito, ikaw ay babayaran po ni Planet IX. Ano ang gagawin mo? Bumili ka lang po ng 200 pieces kung ito po ay outlier at domain yung gusto mo. Example ko lang po ito, ha? Halimbawa, 200 po, ano? Na pieces ng lote, ngayon ang tawag po dyan ay domain, outlier, pwede kang bayaran po ni Planet IX, example po ng 10 IXT daily. Okay, so ang isang IXT po ay 42 pesos, for example. So pwede kang kumita po ng 12,000 pesos. Ang domain po ay nakakontract po yan ng 12 months. So ibig sabihin potential income, 240,000. Pero alam nyo po, hindi lang po sa loob ng isang taon, alam nyo kung bakit. Isa na namang mentor natin at coach nakabenta ng isang legendary sector, magkano? 4,500 IXT. 128,000 pesos. Nakaka-blow na way talaga. Ma'am Beth, totoo ba yung nakakabenta ng mga lote? Yes na yes, nararanasan po natin at yung isa sa mga magagaling nating mentor, di ba? Ganun po ka-power yung aming Planet IX, isang play to earn. Sabi nga po ni Sir Anton, ano, dot-dot lang ang katapat. Kiti ka nang kumita gamit ang iyong cellphone. Okay, nabubulol tuloy ako. Okay. Ito po yung pinaka-exciting part. Ayan, nasa exciting part na tayo ng Planet IX, ano? Ito yung tinatawag po nating mission control. So, kung excited ang bawat isa, type 8 nga dyan, pampaswerte lang, ano? So, ma'am, paano ka nga ba kumita dito sa ating mission control? Ang mission control po ay isang game sa ating Planet IX na kung saan nililinis po natin yung planetang IX. Planet IX po natin, ano? Kasi may isabi ko lang po sa inyo, ang ating pong Planet IX game, ayan po ay nawasak na planeta. Kung magaginera po siya, no? Talagang wasak po siya. So, ibig sabihin na matay yung mga puno, ang daming basura, di ba? So, dun ang trabaho mo bilang player, magkukulek ka ng waste. Pero ang social ng pagkukulek mo, bakit dot-dot lang sa cellphone? Hindi ka naiinitan, hindi ka nadudumihan, di ba? Hindi ka nababahuan kasi bakit may oras lamang sa pagkukulek ng basura, no? So yun na nga po ang gagawin natin sa ating mission control, papaano gagawin at kumita. Number one, okay, syempre po, kung may 100 pesos ka dito at may 6 na peraso ng lote na gagamitin mo sa account mo ng iyong mission control, pwedeng-pwede na. So, magko-collect po kayo every 6 hours ng waste. Alam nyo po yung waste na yan ay susunugin. So, may pera sa basura through our mission control. At totoo po yan, ano?
So, yung waste na yan, guys, i-burn natin. Pwede po siyang maging asset po ng ating Planet IX. Alam nyo po ang nakaka-amaze sa ating Planet IX. Every asset po dyan ay may presyo na. Pwede mo na po yung makita sa OpenSea, mabenta at mabili. Totoo po yan, ano? So, halimbawa, nag-burn ka ng waste at nakakuha po kayo ng Astro Credit, pinalit nyo po dyan. Alam nyo po, ang 1,000 Astro Credit, pwede kang kumita ng 400 to 500 pesos. Ganon din po dito sa mga tinatawag nating bio modes or sabihin na lang natin, asset po ito kung bago ka kasi hindi mo pa masyadong maa-adapt yan, ano? Yung mga asset na to, guys, may presyo yan. Sinunog mo yung basura mo, at lumabas ay blueprint, pwede mong ibenta ng 400 to 500 pesos. Meron po yung pinaka ano, mahal sa ating pong asset dito sa bio mode, legendary, pwede mong mabenta ng 300 to 400, depende po sa presyo na gusto mo. Ano? Ito 56, ito 11, ito po 6 pesos, at yung pinakamura is 3 pesos, ano yung ating outlier. So ganun po kaganda, guys, pwede kang kumita short-term income dito po sa ating mission control. So sa short-term income, guys, lalo na nga't magpapasko, ano, ang daming nagbenta ng mga asset na ito. Ayan, at isa na rin ako dyan. Pero kung long-term ang usapan, ano ang gagawin mo? Iipunin mo ang iyong mga asset para makapagbuo kayo ng tinatawag na facilities. At yung facilities, guys, magpuproduce sa'yo ng unlimited energy. Okay? Everyday po yung energy na yan. Yung energy, pwede mong i-stake para maging kapalit at rewards ay IXT. Yung IXT, pwede mong i-convert po sa pera. So, mamimili lang po kayo. Pwedeng short-term, pwedeng long-term. Diba? Yun po yung kagandahan. Yun yung nakaka-amaze dito sa ating Planet IX. Kaya nga nag-number one sa Polygon Network katulad niyan. O, diba? So, gusto ko lang pong i-share na kung saan ang Planet IX totally, hindi po siya kilala sa public. Ano ho? Si Planet IX ho ay nagsimula last year, July 2021. Nagbebenta pa lang po ito ng mga lote sa mga member po ng C1. Alam nyo po, napakatalino talaga ng founder at mga co-founder ng ating Planet IX. Bakit po, Ma'am Beth? Kasi po nakipag-tie-up at nakipag-partner siya, nakipag-affiliate po siya kay Crowd1. Ang C1 company ay binubuo ng 50 million members at yun po yung nagiging support system o support team po o community ng ating Planet IX. Alam nyo po, ang buhay ng isang play to earn ay nasa community at nasa mga investor nito. Kung walang nag-i-engage na player, walang mga investor, useless po ang isang play to earn. That's why napakatalino po ng founder ng Planet IX kasi nakita niya yung kagandahan ng community ng ating C1 company. At the more na dumadami po ang member ng ating C1 company, the more na marami po ang maglalaro ng ating Planet IX. Alam niyo ho, nagulat nga po ang Polygon Network. Anong meron sa kanya kay Planet IX? Bakit sa loob lamang po ng 5 buwan, ano, ay talaga namang nanguna na ito bilang isang NFT game. So, ganun po nakaka-amaze yung ating Planet IX. July, nag-launch sa member ng C1. December 2021, pinasok sa blockchain. And after 5 months, guys, naging number 1. April 2022, nagsimulang nag-number 1. Nag-top 1 ang Planet IX under ng Polygon Network. At consistent po yan. Hindi nawawala sa top 5 yung ating pong game at number 1. Madalas po number 1, number 2, number 3. At amazing. Bakit? Kasi po nasurpass niya itong mga old games na ito. Kaya naman ang Polygon Studio po, di ba, nakipag-partner na po sa ating Planet IX. Amazing po talaga yung game na yan. Ang dami nang sinabi, di ba? Basta Planet IX ang pag-uusapan na yan. Kasi kumita po tayo, na-bless po tayo, di ba? Anyway, this is our last play to earn na isi-share po natin sa inyo at ilo-launch pa lang po ito ng company ng C1, yung tinatawag po nating Metaverse. Ito po yung isang play to earn. So what is Metaverse, Ma'am Beth? Ang Metaverse po ay isang blockchain-based trading game. 31% is skill-based, 69% hero feeling, 100% play-to-earn powered by cryptocurrency. So, pag sinabi po natin cryptocurrency, may token po yan or game. Ano po? Gagamitin nating token dito, ang tawag natin ay virtual option. So, ano po ba ang gagawin natin sa ating Metaverse? Yung pinaka-detail nito, guys, since ito po ay naka-pre-launch pa lang, ano, wala pang specific na detail kung paano po siya gagawin, pero related nga po ito sa stock market or sa trading. So, yung mga taong magagaling po sa trading, mga crypto trader, mabilis silang makaka-adapt dito. So, kailangan nga po natin ng token, ano, para po makasali po tayo sa game na Metaverse. At bibili lang po kayo. Halimbawa, Ma'am Beth, gusto ko po ng 100 token. Ang babayaran mo, 99 euro o start up.
Number 2, okay, yung tinatawag po nating scale up, 499 euro 500 token ang makukuha mo. 2,499 euro powerhouse, 2.5 token ang makukuha mo, and 4,899 euro unicorn package naman sa ating Metaverse, 5,000 coin naman or token, I mean token ang makukuha mo. Yun po yung ating makukuha natin or benefit po natin. Okay, ang good news ko po sa inyo, di ba? Nagbayad kayo ng 99 euro, may 100 token po kayo. Upon registration na po natin sa ating Metaverse platform, may additional po kayong free 50 virtual options. So, di ba 150 na, hindi nyo na po babayaran. Bibigay na po sa inyo ng libre ng company. Okay, napaka-importante po na makaipon po kayo ng maraming virtual option. Why? Kasi yan nga po yung pinakapera na gagamitin po natin sa ating Metaverse game. Para siyang IXT token ng Planet IX. So, ganun din po dito sa ating Metaverse, meron po tayong tinatawag na virtual option. At meron pa po kayong pagkakataon sa promo. Ano? Once na nag-join po kayo dito, nasa 15% pa po ang ating bonus. Halimbawa, nag-join ka sa ating Metaverse, di ba? Kasama na rin yan mamaya sa ating package. So, start up po yun, may additional na 15%. And, mayroon po yung streamline bonus. So, grabe, no? Everyday po, meron kayong rewards na makukuha through our dashboard. Okay? At ito na nga po, ano? Market analysis, yan po yung posible. Yun nga, sa trading po yan. And then, play to earn. And of course po, blockchain game po ito. So, ang pinaka-detalye po nito guys ay hindi pa po nare-release ng company kasi nga po nasa pioneering o nasa pre-launch pa lang po siya. Ang gusto ko pong i-share sa inyo, once na makasabay po kayo dito sa paglo-launch po nito, sa pagsisimula po ng game na ito, isa kayo sa mga posibleng kumita. Bakit? Alam nyo po si Planet IX, last year, maraming member ang hindi po nakaunawa nung play to earn, ano, sabi nila, ano ba yung mga ano na yan, mambet, yung mga lote na yan, totoo bang nakakabenta ng mga lote online? So, hindi sila masyadong nagtiwala. Pero nung nag-boom na po si Planet IX this year, at kumita po tayo, ano, ayun na po, nagsisi sila, at anong sabi? Nung maraming naka-pay out at kumita, naka-airdrop, nako, mambet, sana all. So ngayon sana po dito sa ating Metaverse, huwag kang magpahuli, mag-join ka, lalo na nga especially marami pong mga free virtual option. Para siyang free airdrop eh, free token yung binibigay po niya no, ng ating pong Metaverse. Kaya samantalahin mo na yan at ang pinaka dapat mong gawin pagka-registered mo dito, mag-join ka sa ating Discord channel ng Metaverse para for the updates. Okay, yan po muna for now. At meron po tayong tinatawag na Web3 Wallet or C1 Link ng ating company. Alam nyo po, napapanahon yung tinatawag na mga Web3 Wallet, mga Digital Wallet. Ano na nga ba ang idea mo sa ganyang larangan po ng Digital Wallet? Ano ho? So, tayo po sa ating Planet IX every now and then, nagpo-purchase tayo sa Binance ng USDT, ipapasok natin sa MetaMask, sa BitKeep, or sa SayPal. And every time na nagtatransact po tayo, anong meron? Magbabayad ka ng transaction fee. At ngayon nga po ay tumaas na ang Matic. Pag kayo po yung nag-order ng USDT to Binance, to Matic, at to MetaMask, 55.34 na po ang charge. Dati po 49 pesos lang, ngayon po ay 55 na po. Di ba? 1 USDT na po ang equivalent niyan. Di ba? Tumataas. Kaya guys, grabe, ano, ang ating company ay napakatalino. Bakit mag-create siya ng sarili niyang Web3 wallet? Dahil meron tayong 50 million user. At yan talaga ay napaka-positibo. Positibo ang outcome niyan sa Crowd1, sa ating C1 company. Kasi nga po tayo ay naka-engage na sa cryptocurrency. Kaya hindi na naman magpapahuli ang kumpanya natin. Di po ba? Ang magiging benefit nito guys, ano, ay magiging kabahagi ka sa posibleng kikitain nito once na member po kayo ng ating C1 company. Tingnan nyo po ha. Example ko, sasabihin mo sa akin, Ma'am Beth, di ko naman kilala yung BitKeep, MetaMask, o hindi ako familiar dyan dahil bago lang ako sa cryptocurrency. O GCash na lang. O di ba? Every time, dati, yung GCash libre lang, cash in, cash out, di ba? Ngayon po, may charge na. At gusto ko pong i-share sa inyo, pag nag-cash in po kayo sa 7-Eleven, may 1% charge yan. Pag pumasok yan sa GCash, lampas ka ng 8,000, may 2% na bawas. Nagulat nga po si Sir Anton, di ba? Nasa London po, nasa UK po si Sir Anton, di ba?
nagpaano po siya ng 20,000 sa akin, ay dinaan po sa 7-Eleven. Eh, bakit 19,400 na lang ang pumasok? Kasi Sir Anton may charge po yan. 600 pesos ka agad ang mabawas. O, di ba? Lugi pa si Sir Anton. Ganun po yung power ng tinatawag na digital wallet. Tama? So, every now and then, hindi ka naman pwedeng mag-request kay Globe. Oy Globe, naka 1 million yung transaction ko ngayong araw, bigyan mo ako ng komisyon, o, di ba? So hindi po, dahil kita na po ng kumpanya yan. Ang good news ko po sa inyo, no, once na kayo po ay nakabili, naka-avail po ng ating packages mamaya, ano, ay makakasama po kayo dito po sa ating C1 link po ng ating kumpanya na ilo-launch. Kaya excited po tayo dyan. Hindi sasama ang loob mo magbayad ng transaction fee. Why? Possibly kasing magkaroon ka ng shares sa income ng company. Maganda po ba o napakaganda? Yes, excited tayo dyan. Okay? So this is our last product, yung tinatawag po nating NFT. Ito na nga po yung sinabi ni Mr. Chinkitan na the next big thing. Ano po ba ang NFT, Ma'am Beth? Ang NFT po ay tinatawag po natin na non-fungible token or non-interchangeable asset that are unique. Its value increase as it is sold in the blockchain technology. So, paano daw ma-identify na totoo po na kayo yung may-ari? Halimbawa po, si Miss Divine po ay nag-post ng isang artwork sa kanya. Magaling siya sa drawing, ano? So, pinost niya sa Facebook, ginaya ng kaibigan niya. So, paano niya masasabi na madidependan niya yung sarili niya na, ay, ako yung may gawa niyan, ako yung original, diba? So, kaya po, ganito yung nangyayari pag sa tinatawag po nating NFT, ano? Blockchain technology verifies the authenticity of a piece of art, digital picture, or digital asset, okay? So, yun po, ibig sabihin ng NFT ay unique po siya, wala siyang katulad. At bakit po napakamahal ng mga NFT products? Alam niyo po kung bakit? Dahil po yung tinatawag na scarcity level, yung rarity level po niya, ayan, sorry, nabubulol ako. At then, of course po, yung uniqueness po ng isang artwork, ng isang product, or ng isang play to earn, di ba? So, yun po yung tinatawag nating NFT. Kaya naman guys, ano, bibigyan ko kayo ng mga example ng mga NFT na daig pa ang gold. Bakit ito po? Ilang minutes lang, ilang oras lang, ilang araw lang ay tumataas po yung value nito. Example, this artwork, ano, itong picture na ito, anong kakaiba po dito? 15,000 ang bili po. Tapos po, nabenta ng isang millennial, 1 million pesos. Saan? Sa OpenSea. May kakaiba po ba? Yung pangil po, nagkaiba. But anyway, andun nga po yung limited stocks niya, yung rarity niya, at saka at the same time, yung scarcity level niya. Di po ba, sabi nga, pagkakaunti po yung isang bagay, ay tumataas po talaga ang value niyan, at daig po niya ang gold. Okay? Ito po yung sinabi ko kanina na katulad po ni Miss Heart. Si Miss Heart, ebanghelista po, isang artista, isang sikat na artista, pero napaka-talented, ano? Manggaling po niya mag-drawing. So, yan, isa po siyang painter na kung saan gumawa. Ito yung kanyang artwork. Sa Instagram po niya, ang picture na yan ay lumuluha. Okay? Yung mga mata niyan, umaagos yung mga tubig o mga luha, no? So, gumagalaw po yung picture na yan. So, sabi nga po, ano, nabenta po ito ng 3.6 million. Sa OpenSea, imaginein mo, isang house and lot na yan. Ganun po kamahal, yes. So, ibig sabihin po kasi itong picture na ito, nag-iisang peraso. Kaya ang taas po ng value niya. Okay, and of course po sa ating Planet IX, di po ba? Ang Planet IX po natin ay mga NFT po ang products po nito. Yung mga lote, NFT po yan, bawat isang lote natin. At yung ating mga digital asset, mga NFT, yung mga nakukuha po natin sa ating mission control asset, ay isang NFT din. Non-fungible token or unique din po talaga at may presyo po siya, okay? So, katulad po nitong ating badge, sino po yung may mga gold badge po dito? So, nabili po ito ng isang member namin, 2,100 pesos, ano? At ngayon po, ang value niya ay 17,000. Tumaas po ba? Yes, tumaas. At ito po yung pinaka-powerful din natin na isa sa mga NFT product ng ating pong Planet IX. Alam niyo po, 500 lang yung peraso nito. And within 2 minutes po, ay naubos po yan. Ganun po yan ka-rarity. Ganun po yung scarcity level niyan. It means tumataas po yung value niya. Okay? At syempre, itong dalawa na ito, mayroon po yung airdrop na marireceive po sa ating Planet IX. So, ang capital po niya ay 8,000 and then 15,000 na po ang value niya ngayon. Imagine niyo po yun. Ito yung powerful na isa sa mga Y Genesis NFT po natin na kung saan po, ano,
napakataas po ng rarity level niya at yung scarcity. So, nakita niyo po, 399 lang po yung owners niyan. So, napaka-limited kasi tayo po mahigit 1 million players sa ating pong Planet IX. Kaya napaka-bless mo once na kayo po ay holder ng mga ganitong NFT sa ating pong Planet IX. Alam niyo po, ang kumpanya natin, syempre, hindi magpapahuli yan. Sabi nga po ni Mr. Chinkitan, this is the next big thing, ano? Ito yung tinatawag na NFT, magiging katapat po ni Bitcoin, or sabi nga po, second Bitcoin po yung tinatawag na NFT. Kung wala pa po kayong idea, naku, mag-research po kayo. I-explore nyo po yung sarili nyo sa NFT kasi nga po, mas daig pa nito yung tinatawag na gold, okay? So, halimbawa, Ma'am Beth, ano gusto kong bumili ng isang NFT? Ito po yung ating powerful NFT elements po ng ating C1 company, our very own NFT products. Ano po? Yung Earth NFT po natin, may isa ka na pong peraso ng NFT. Ayan po yung itsura nyan, ano? Yung rarity level po nito. And again, sabi nga po, ano, bakit ba nagiging mataas yung presyo? Kasi nga po yung limited edition po niya. Kaya naman itong ating first Genesis NFT ng ating C1 company until December 31. So may ilang araw na lang po kayo, di ba? 23 na ngayon, 7 days, 8 days na lang pala. Ayan. Okay, air package naman po. Ang Air NFT, sorry, ang Air NFT po natin, may dalawa na po kayong collectible NFT ng ating air pack, air element, sorry, and water element naman po natin, ano, meron kayong tatlo na NFT collectibles po dito sa ating C1 company, and the power po ng par NFT po natin, ano, may apat na po kayo na NFT po sa ating fire. Grabe, alam nyo po, ang good news ko po sa inyo, ito po ay limited edition lang. Again, hanggang, ilan po? Hanggang December 31. So, ilan po ba yung member ng C1 Company? 50 million members. At napakalaki mo once na kayo ay magiging holder ng ating mga NFT. Okay? At hindi lamang po yan, guys. Ang good news ko po sa inyo kung guest po namin kayo ngayon, ang kasama po natin, ano, pag bumili po kayo ng aming mga NFT elements, kasama na rin po sa ating pong package siya ng ating C1. Ibig sabihin po, automatic member na po kayo. Doon po sa mga nakaraang NFT, yung kay Miss Heart, NFT lang po yun. Yung ating Planet IX, di ba, NFT lang po yun. Ito po yung ating NFT, C1 NFT packages, member na po kayo, automatic kasali na kayo sa company. At makukuha nyo po, ano, yung ating mga amazing products pa po, like Planet IX, Mixter, Metaverse included na po dun sa ating tinatawag na Earth NFT. Imagine nyo po yan, may NFT ka na, may negosyo ka pa. Di po ba? I hope ay nauunawaan po natin yung napakagandang benefit ng ating NFT packages. Ano? So, ito na nga po yung ating Earth NFT. Magkano ba yan, Ma'am Beth? 7,700. Pero take note, may gas fee po yan dahil BTC po. Ah, ngayon pala, sorry. Ayan. Ngayon po pala, pwede na pala yung business points, ano? Okay, anyway, 129 euro or 7,700 pesos po yan, equivalent sa peso, ano? And mayroon po kayong access sa ating C1 token, Mixter, Planet IX, Metaverse, Mindo, at syempre meron kayong annual fee. O, di ba, amazing. May NFT, may negosyo ka pa dito po sa ating C1 company. Pangalawa po nating package, ano, NFT package, yung tinatawag nating Air. Ang Air naman po, may dalawa na po kayong NFT collectibles ng ating company. May C1 token, Mixter, Planet IX, Metaverse Startup, Mindo, at annual fee. O, di ba? Kasama na po yon. So, 19,000 pesos po. May dalawa na po kayong NFT. Okay, ito naman po yung ating water, ano, NFT package po ng ating company. So, 819 euro. Nasa 48,000 pesos po yan. May tatlo po kayong NFT. Meron kayong access sa ating C1 token at yung ating C1 link, guys, ano, kasama na rin yon. Syempre, Mixter, Planet IX, Metaverse, Scale Up. Alam nyo po yung scale up natin, 499 euro, di po ba? So, para po siyang 30,000 pag nakabili kayo ng scale up. Mindo at LinkMe. So, yun po yung ating NFT water. Ito naman po yung ating pang-apat, ang pinaka-fire element po natin at pinaka-last, ano, ang powerful fire package po natin, 2,519 euro or parang nasa 150,000. Ang maganda po dito, guys, ano, hindi lamang po apat na NFT, meron kayong powerhouse ng ating Metaverse. Magkano po ba yun, Ma'am Beth? Almost 150,000 din yon, kasi meron ka dong 2,500 token, yung ating pong virtual option token, ano, ng ating Metaverse, ang makukuha mo, included na siya. Meron kayong access sa ating C1 token, Mixter, Planet IX, syempre,
lalo na nga sa Mission Control, Mindow, LinkMe at yung ating annual fee. So yan po yung power ng ating NFT at syempre yung mga packages, yung benefit, all the products po ay maa-access mo depende po sa iyong biniling NFT packages. Maganda po ba? Ito yung pinakapuhunan po natin sa negosyo. Sabi nga po, hindi lamang NFT kundi member ka na rin po ng company. Okay? So, ayan po yung pinaka-benefit mo. Bakit ko kailangan bumili ng NFT packages natin, Ma'am Beth? Or I mean, bakit kailangan kong bumili? Ako member na kasi ako ng C1 company. Eh, bakit ko kailangan bumili ng NFT? Eh, meron na akong account. Dahil nga po, ano, sabi ko nga po sa inyo, ang kumpanya po ay nag-a-adapt sa tinatawag na non-fungible token at yan nga po yung sinasabi po natin na the next big thing. At ito rin po yung magiging susi. Ano, nakita nyo po yung susi na yan para sa mga blessing na parating sa'yo kapag meron kayong NFT na binili po sa ating C1 company. So, sabi po dito, your Crowd1 NFT is your key to the future. So, syempre, makaka-access ka sa ating token. Alam nyo po, sabi nga, ano, yung token na ito, madadaig pa nito ang ating IXT. Why? Kasi si IXT, si Planet IXD po ba, ang bilis po niyang mag-boom sa market. Ang company po natin ay 50 million user. Tama? So, access to the product token, access to the future exchange platform, yan po yung ating Web3 wallet, access to the world's largest crypto payment system. Ayan na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina na Web3. Diba? Sinabi na nga po, actually, kinikilabutan tayo dun sa announcement ng ating founder na magiging ano ito, mas malaki pa po sa ilang mga exchanger. Okay? Yung parang multi-wallet siya dati. Ano? So, yun po yung ating Web3 wallet. Kaya guys, ano, bumili na po kayo ng NFT. Lalo na nga pwede na ang business points ngayon. Ayan. Okay, para sa mga member, di ba napakagaling po? Napakabait po ng ating company. May NFT ka na? At sasabihin mo sa akin, Ma'am Beth, ang mahal naman ng mga NFT na yan, ano? Eto na po yung sinagot ng company. So, bilang kayo po ay member na, yung mga old member po natin dito na nakaipon, ng mga loyalty points natin, pwede na po yung ma-convert sa pera. Okay? Siyempre, kung ibibenta nyo yung loyalty points mo, pero kayong gagamit, makaka-discount ka. Paano gagawin? So, 5,000 loyalty points natin, ano, pwede mong magamit sa ating Air NFT. Pero pag Earth po, guys, wala po yung discount. Okay? Siyempre, magkano lang naman po yun. Ano po? So, Air naman po, makakagamit po kayo ng 50%. 5,000 loyalty points, ano? So, kalahati na lang po yung babayaran nyo. Pero, siyempre, may gas fee po yun sa BTC, ano ho? Para naman sa ating water element, pwede mo rin gamitin ng iyong 50% loyalty points halip na mahigit na 48,000 pesos. Parang nagbayad po ng mga water elements po natin ay nasa 27,000. Dito naman sa ating fire, guys, ano, 150,000 po yan mahigit. Pero pag may loyalty points po kayo, almost 80,000 na lang ang babayaran nyo. Dito sa air package, almost 11,000. O, nakasave na po kayo dyan kasi ang presyo naman nito, di ba, 19,000. So, again, hindi lamang po NFT, kundi marami pa pong mga benefit po ang ating mga NFT na nilabas ang ating kumpanya. At yun na nga po, naka-discount pa po kayo ng 50%. Ayan, okay. So, tapos na po tayo dun sa ating mga products at syempre sa ating amazing detail ng company. Ngayon naman, pag-usapan natin, Ma'am Beth, paano ba kumita dito sa kumpanyang ino-offer mo sa akin? Ano? So, meron tayong kitaan dito, 5. Okay, di po ba natakel ko kanina yung Planet IX? May mga earnings na tayo doon. Kasi ongoing na po yun, isang taon na yun. Incoming pa lang si Metaverse, pwede kang manalo ng mga amazing prizes sa ating mixer. At ito po yung pinaka-main ingredient natin. Ito yung tinatawag nating compensation plan. Hindi lamang sa mga products ka pwedeng kumita, kundi dito po sa ating marketing plan. So number one, yung tinatawag nating sales bonus. Ang sales bonus po natin, product sales naman po ito. Halimbawa, nag-expired po yung inyong Mixer. Kasi yung Mixer po namin, subscription po yun para siyang si Netflix, ano? May monthly, meron pong 6 months, merong 1 year. So, let's say yung mga team mo, ano? Yung buong team mo ay nag-expired yung kanilang Mixer at bumili sila. So, meron ka doong komisyon. Tuwing katapusan or first day of the month, binibigay yung tinatawag na sales bonus. Crowd bonus naman, matching bonus, residual income, itatakil ko po isa-isa. Pero bago yun, okay, i-share ko muna sa inyo yung tinatawag naming fair of loss bonus. Ano naman po ito, Ma'am Beth? Ang fair of loss bonus is takot kang malugi, takot kang mawalan. Yan. Sino po dyan yung mga first timer na nag-attend nito, ano?
At sinasabi na, naku, baka scam yan, Ma'am Beth. Okay. Ito na po, para mapatunayan sa inyong kumpanya na legit, at ito nga po ay mahigit na 4 na taon na nag-ooperate sa digital, digital business. Ito po yan. Bibigyan ko ng pagkakataon ng company na maka-invite ng 4. Pag nagawa mo po yan within 14 days, FOL po natin, fair of loss bonus po natin. Invite ng 4 po na bumili ng Earth package natin with NFT, syempre, bibigyan ka po ng 109 euro or 6,540 pesos. Sa peso po yan, ha? So, ito po siya sa 60 pesos po. Air package naman po natin na binili mo at naka-invite ka ng 4 na air naman, 299 euro po. Pwede kang makumita, magkakaroon po kayo ng 17,940 pesos. Para naman po sa ating water package na NFT package natin, pag naka-invite ka ng 4, okay, so meron kang fair of loss or FOL, 799 euro or sa peso po, 47,840. Para naman sa power package natin, 4 naman po yan, na powerful power package po natin. So, 2,499 euro po, o 149,940 pesos ang equivalent naman ng ating FOL. So, almost nasa 80% na binalik ng kapital sa'yo. Pero kung par package ka or dito, sa ating pong tatlo na to, may loyalty points ka, di ba? So, yan guys, ang posible mong makuha. Within 14 days po, maka-invite ka ng 4, ayan po yung makukuha natin. Fair of loss, okay? Binary bonus, ito po yung pinakamaganda din natin na pinaka source of income po din natin sa ating kumpanya, no? Kasi tayo po mga Pilipino, machika tayo. Hindi naman tayo yung marites na negative, At masama naman yung nakikipag marites tayo ng buhay ng may buhay, masama yun. Ang imarites po natin ay yung business. At actually po, tayo mga Pilipino, makuwento talaga tayo. Di po ba? So, halimbawa, lumabas po kayo ng pamilya mo, di ba? Nagustuhan nyo yung serve ng restaurant na kinainan ninyo or masarap yung pagkain, always natin siyang nire-recommend, di ba? O kaya naman, si Ma'am Divine, dahil napakaganda ng blouse ni Ma'am Divine ngayon, tinanong naman siya ng friend niya, ni Ma'am Janet, friend, saan mo ba binili ang napakaganda mong blouse ngayon? Paskong Pasko kasi gusto ko rin bumili. Sasabihin ni Ma'am Divine, eto na yung link, mag-order ka na sa Shopee. Nag-promote pa. Okay, di ba? So, anong ginawa ni Ma'am Divine? Sinend niya yung link, in-endorse niya kasi nagustuhan din ng friend niya, ni Ma'am Janet, nag-order ngayon sa Shopee. So, sinong kumita? Si Shopee at yung seller. May kita ba si Ma'am Divine? Wala po. So, gamitin po natin dito sa ating platform, our C1 company, at babayaran ka ng kumpanya kapag ginawa mo yan. Okay? Paano po yan, Ma'am Beth? Halimbawa, may dalawa kang kaibigan. Yung dalawang kaibigan bumili ng Earth NFT. So, may kinita kang 660 pesos. O, diba? Ang ganda. Ngayon naman, kung 4 yung kaibigan mo na nagpa-member, so 1,320 naman yon. Pag air package naman or air NFT po natin, dalawang tao, 1,800. O, diba? Grabe. 1,800, Ma'am Beth. Yeah, syempre, ganun talaga ka-generous yung company natin. Pag 4 naman po, 3,600. Eto naman po, pag water element naman, yung NFT na binili po niya, may dalawa kayong kaibigan. So, meron po kasi yung mga tinatawag na business points. So, doon po yung kinocompute, sinorkat ko lang, pag member ka na, malalaman mo yung mga business points na yan. So, dito yan papasok sa ating binary bonus. So, dalawa pong water ang nag-sign up sa ating C1 company, 4,800 ang sayo doon. Pag 4 po, 9,600. So, ito na po yung pinaka-highlight natin. Pag dalawang fire package po, 15,000 naman ang sayo. Pag 4 po, 30,000 peso. So, yun po yung binary system po ng ating company. Okay, matching bonus naman. Ang matching bonus po ay bibigyan ka ng kumpanya fixed income po natin na 10% depende sa kinita ng ating mga kaibigan. Yung isa pong mentor natin, like si Ma'am Winnie Cruz po, ay napakagaling dahil po almost 10 million ang kinita niya dito through the power of matching bonus. Kasi may na-invite po siya isang taong na napakasipag na talaga namang may 6 na director sa kanyang team. At doon po yung nagkaroon ng powerful na 10%. So paano nangyari yun, Ma'am Beth? Bakit ang laki ng kinita? Ganito po yon. Example lang po ito lahat, ha. Halimbawa po, Ma'am Divine, may 5 tao po kayo na pinamember po dito. At kumita po sila ng 10,000. So, bibigyan ka po ng company ng fixed income 10%. Ngayon, ang ginawa po, naging 10 yung tao na yon. So, ibig sabihin, sa 10 person na yan,
meron kang additional 10% for the other 5, okay? Ang good news ko po sa inyo, may second level po yan. Syempre, may invite yan eh, di ba? So, may 10% pa po kayo na additional doon. Yung 15% na ito na nasa iba't ibang dako ng mundo, nasa Hong Kong, nasa Japan, nasa Dubai, o nasaan mang dako ng mundo, as long as direct mo ito, ikaw yung nag-invite dito, at kumita sa company natin, may 10% po kayo doon. Ang maganda hanggang third level, meron kayong additional 10%, 20% hanggang fourth level, 10% and 25% hanggang 5th level ay 10%. Imagine niyo po yun, almost 50%. Kung negosyante po tayo, alam natin yung malaki talaga yung komisyon ng 10%. Ay paano pala mambet kung kumita ng 100,000? Eh di 10,000 yung sayo doon. Ganun po yung power ng tinatawag natin na matching bonus. So kung nakita niyo po itong nilagay ko dito, 25%, di ba? Ay mambet, ang dami naman. Alam niyo po, maliit lang po yan. Ambisyon ng company, 1 billion member. Ikaw, nabilang mo na ba or na-vision mo na ba kung ilan yung tao na gusto mong makasama sa negosyong ito? Ayan. So, yun po yung iiwanan ko sa inyo. Ang pinakamaganda is, pinaka-basic lang, meron kang 10% commission every time na kumikita po yung iyong mga direct downline. Siyempre, direct partners po. At siyempre, yung mga hanggang 5th level pa po yun. Okay? Ito po yung ating pinakalasi income, yung tinatawag po natin na residual income. Ang residual income ay passive income sa ating C1 company. Ang tawag natin na rin dito ay pinaka-pension. Every 15th of the month po ito binibigay, nire-release ng company. Ano? Siyempre, minsan naman yung liquidation, minsan 16, 17, depende po sa ating kumpanya. But then again, once na kayo po ay naging kasapi, parang kulto lang ah. Once na kayo po ay naging member ng ating company, guys, ano? Ay posible po kayo na mag-qualify dito po sa ating residual income. Ang katapat po nito sa ating company, yung tinatawag na pension sa SSS, kung kayo po ay government employee, GSIS pensioner, ano ang tawag po sa atin. Okay, paano kung mag-qualified, Ma'am Beth, dito sa tinatawag na residual income? Ang residual income po namin, guys, ay magdidepende ito dun sa mga business points na binili pong package. So, kanina yon sa binary bonus, may mga points po doon. Okay, halimbawa, kasama ang iyong buong team, may 2,500 na naipon, kayo po ay team leader, sorry. Pag 25,000, coordinator. Pag 250,000, manager position, and 500,000 po, director 1 star, 1 million po, director 2, and that 2.5 million, director 3. Yan yung qualification hanggang sa rank, higher rank up, ano po. So, dito po yung mga higher rank po natin. So, ang director level, dito po tayo pwedeng kumita ng minimum 20,000, 50,000, 100,000 pataas kapag ka na-target po natin yan. Okay? So, ganito po guys, ano, ang maganda sa kumpanyang ito, walang demotion. Naunawaan po natin, halimbawa, nag-join ka po this month, ano, at meron kang biglang naging team for the next 2 months na naging member ka. So, hindi po mawawala yung mga points mo noong nakaraan. Dire-diretso po yan. Papasok po yan sa iyong dashboard. Okay? Yan po yung sa mga business points natin. Kaya naman po, accumulated lang po yan. Mabilis tayong mag-rank up. So, yung residual income po natin, guys, para nga po siyang pension. Sa halimbawa, nagtrabaho po tayo. Kung nasa corporate na nagtatrabaho tayo. So guys, ito, imaginein mo lang, casual ka, nag-apply ka, sinipagan mo, wala kang absent, naging probi. Tapos sinipagan mo pa kahit bumagyo man, umulan, umaraw, papasok ka, di ba? Para kumpleto yung iyong attendance at syempre maganda yung performance mo, naging regular at nagiging supervisor, manager. Pero pag manager na sa kumpanya, syempre mataas po yung iyong pinag-aralan. I mean, mayroon na po kayong natapos na course na maganda, degree holder na po kayo dyan. Sa kumpanya po namin, walang discrimination. Ano po? Ikaw ba ay gustong kumita ng extra income? May pangarap ka ba? Okay? Or, meron kang cellphone, may internet ka? Pwedeng-pwede po kayo, welcome po kayo. Kasi may isang senior na nagsabi po sa akin na isang attendees namin, Ma'am Beth, wala naman akong trabaho, wala akong pension pagdating ng 60 years old, ano? Although, pa-senior pa lang siya. Ay, ma'am, may pagkakataon po kayo sa aming company. So, mag-join po kayo sa aming C1 company. Kasi dito po, alam nyo, mostly, mga senior po yung ating mga nakakasamang player na mga amazing po natin ng mga senior, di ba? Ganun po kaganda. So, yun na nga po yung ating residual income. Depende po sa ating CPAG. Ano po? Guys, so, syempre po, para ka nagbubuo dito ng isang magandang organization o malaking team.
Pero normal po talaga sa isang negosyo, di ba? Ups and down ang business. Wala pong stable na sales. Tama? Nag-ups and down. Ganyan po yung business. So, dapat maging aware po tayo. Ganon din po sa ating kumpanya. Hindi po exemption ang C1 company sa mga ups and down ng nararanasan ng bawat isang negosyo or company. Tama? So, dapat maging aware ka dyan at maging supportive ka sa ating company. Kasi nananatili po siyang malakas. 4 years na siya, di ba? Continuously. So, I hope bilang ikaw ay member natin, leader at ating pong mga coach dito, patuloy po tayo, no? Continuous kasi ang pagiging successful, hindi lang isang taon tinatarget at hindi lamang po, kumbaga ilang taon, di ba? Tingnan nyo naman po ang ating director, 2 stars, Sir Eddie Onya. How many years po, di ba, sa business at ngayon po ay nagtagumpay na dito po sa ating company, okay? So, para po tayo ay mabilis ma-rank up, guys, ano, binigyan tayo po ng 6 months, almost 6 months po ng company para po mabilis tayo mag-rank up. Ito po yung mga qualification. Halimbawa, coordinator 2, tapos yung coordinator 3 po ay 25,000. So, kung ang binili mo pong package ay fire, may 70% po ang mababawas sa qualification doon, okay? Kung ang binili mo ay air, 20%. Okay, kung water naman, 40%. So, i-compute mo na lang, i-times mo na lang. Ito po ay 6 months po mag- tatakbo po yung rank up booster ng ating NFT packages. So, I hope na na-realize nyo po yung napakaganda palang benefit ng ating mga NFT. Di po ba? Una, may NFT ka na, may package ka, na-renew yung mixer mo, meron kang metaverse, additional virtual option, may rank up booster ka pa po. Di ba? At syempre po, may access ka sa ating mga incoming blessing, Web3 wallet, C1 token, I hope na unawaan po natin. And yun nga po, meron tayong tinatawag na rank up booster. Okay? Maganda po ba? Napakaganda po niyan. Ayan. So, dahil sinipagan mo, ano, katulad ng ating mga director, ating director 2 star, Sir Eddie Onya, ang ating ama ng Team Europe International, Sir Danny De Los Reyes, ang ating director 3, at ang kasama po niyang din na napaka-humble, Ma'am Laika, no, and Ma'am Rhea, inawardan po sila sa Dubai. Dahil po kapag ang effort po natin ay sinipagan natin, ano, meron po yung ginaganap na world-class and credible events ang ating pong C1 company. O, di ba? Yan po, nakikita po natin yan. Kaya, sipagan po natin at see you po sa top po ng ating ranking. Ano? Yan, director. Okay. So, may mga bago po ba dito? So, halimbawa, tatanungin niyo ako, Ma'am, paano magsimula? Grabe, no? Ang ganda ng products. Siyempre, mga play to earn NFTs at the same time, amazing po yung marketing plan, diba? Wala ka namang nakita ang mga physical products dito. So, gusto ko na pong mag-join. Ayan. Ang ganda yung mga sagot. Ang sarap marinig, ano? Paano po magsimula dito po sa company ninyo? Okay? Nabubulol tuloy ako, sorry. So, ganyan po ako pag excited ako mag-share. Ano? So, 5 steps to success po sa ating C1 company. Pumili po kayo ng package na fit po sa inyong budget, na kaya ng inyong na kaya ng inyong bulsa, no? Syempre, kung kaya mo naman pong mag-fire katulad ng ating mga director, eh mas maganda po 'yun kasi ang daming benefit doon. Pero kung talagang gusto mong magsimula at may pangarap ka sa buhay, gusto mong ma-target yung mga director para kumita tayo ng malaki, no? So ayan, pumili lang po kayo small package, which is yung yung Earth package po natin. Kung yun yung kaya ng budget mo, 7,700 pesos. Ngayon, pagka nakapag-avail ka na dyan, activate your wallet and product. So, i-ano mo po siya, i-activate mo, tapos i-claim mo po yung ating mga products po dyan. Yung Mixer, Planet IX, Metaverse, di ba? May mga rewards po kayo pagka nakaklaim po kayo nyan. And then, go for pair of plus. Kung kaya nyo po maka-invite ng 4 within 14 days, go. Pero alam nyo po, meron din naman pong isang mentor, like si Ma'am Marian, ang ating director 2. Hindi niya po na-target yung FOL, pero naging successful po siya dito. So, kung kaya ni Ma'am Marian, kaya din po natin, di ba? Pero again, kung much better na magagawa mo yung FOL o yung invite for member within 14 days, congratulations sa iyo. Ano po? Contact your key people. So, sino po ba yung mga market ng ating business? Yung mga taong mahilig sa games? Almost 8 hours naglalaro sa cellphone without earning, sila yung posible nating maging market. Sino pa po? Mga NFT gamer, yung mga crypto trader, pwede rin po yan. Ano? And of course po,
yung mga taong may pangarap sa buhay. Ayan. So, syempre, di ba, ang pangarap po kasi is hindi lang po isang taon, tatlong taon tinatrabaho. Kundi sabi nga po, ano, it's a long-term journey. Pero depende yan sa effort ng bawat isa, ano? So, attend webinars and for the next event. Napaka-importante po ng attend webinars natin kung bago ka. Ano po? Kasi po, ganito po yun. Kapag bago ka sa digital business, cryptocurrency, NFT, at nagustuhan mo yung pinaka 20% ng pinaliwanag ko, ang dami nun. Paano ko ma-adapt yun, Mambet? So, kung may 20% ka lang po na nagustuhan, balikan mo ito. At pag nag-join ka na po dito, mag-attend ka ng webinar. Kasi po, iba-iba po yung speaker, iba-iba po yung nag-training po dito. Ano, napakadami mong matututunan. At ako po, guys, ano, sabi ko nga po, iniwan po ako ng upline ko. I mean, wala akong tao nakasama nung umpisa. So, kapag alam nyo po kapag kayo ay bago at iniwan kayo ng sponsor nyo, para kang may piring. Pakiramdam ko nun may piring ako. Bakit? Nagustuhan ko yung business, digital business, pero paano ko magsisimula? Hindi ko alam. Tama po? Kaya ang ginawa ko po, nagkaroon ako ng initiative sa sarili ko na maganda yung business eh. Inalam ko siya, inaral ko siya, hinanap ko siya. Ganun po, kaganda yung ating pong business. So, dapat kung member po kayo at nakita ninyo na maganda, yung sponsor mo, instrument lang yan para mapunta ka sa negosyong ito, nasa effort mo ang tagumpay mo dito. So, dapat aralin mo at alamin mo, bigyan mo yung sarili mo na explore mo yung iyong, nang mas maganda yung iyong business. Bakit? Magkakaroon kasi ng foundation yan sa puso mo, sa isip mo, at susunod na lang po yung katawan mo na i-share yung ating business. Okay? So, importante po yan. Okay? So, adapt to changes. So, yun nga po, ano, dahil nasa digital era na po tayo, kailangan maka-adapt po tayo ng pagbabago. Okay? So, ano po yung mga uso ngayon? Mga NFT, crypto, dapat maka-adapt tayo dyan. Kasi may isang kumpanya na nawala na rin po sa technology, sa generation ng technology, alam kong kilala nyo dyan. Yung Nokia, di ba? Mga decay pad na cellphone. Now, meron ka pa bang nakikita ng mga decay pad? Meron man, pero sa Shopee, yung mga 3310 meron pa. Pero yun na nga, ang pinakauso na ngayon, touchscreen, di ba? iPhone, iPad, o di ba po? So, dapat tayo rin po maka-adapt. Nakita ng kumpanya yung value ng NFT. So, yun po ay para sa magandang future po natin ng kumpanyang ito. At long term nga po, di ba? 4 years na po tayo. So, talagang ongoing. Okay? Dapat po maka-adapt po tayo dyan. Okay, sometimes those who challenge you the most, teach you the best. So, kung kayo po ay may mga trials sa buhay na nararanasan, normal po yan. Para maging malakas po tayo. At syempre po, hindi natin isasantabi ang presence ni Lord. Every time na may mga trials po tayo sa buhay, isaman po natin si Lord. Hindi ka man nakikita lagi, ano, na ganun po yung faith mo kay Lord. Pero within your heart, your mind, ano, nandyan po yung faith natin kay Lord. Always po natin. Sabi nga po, ano, always po natin dapat napifeel yung presence niya. So, kung kayo po may mga pinagdadaanan ngayon, normal po yan. Para maging malakas po tayo at mas maging malalim po ang faith natin kay Lord. Tama po? Okay, so stop debating, start doing. Ayan. So maraming po talaga ang mga member na nung una ay nawindang. Sabi nga, nawindang ay NFT, ano na naman yan, babayaran na naman yan, di ba? Pero ako po, ano, napaka-open ko po talaga sa ganyan. Alam niyo po kung bakit? Kasi bilang isang negosyante po, for how many years, nagbabayad ng every year na BIR. So alam niyo po, normal po sa negosyo yung nag-upgrade. Diba? Kung kayo nga po magtatayo lang sa traditional business, may monthly expenses po kayo dyan. Hindi lamang po renta, kundi mga kuryente, mga ano. Eh, tayo po digital na eh. At yung isang beses pa lang po kayo mag-upgrade ng NFT, eh, kailangan po natin yan. I-adapt po natin yan. Kasi nga po, para sa atin, sa ikagaganda ng kumpanya, long term at the same time, para sa iyo. Para sa pangarap mo. O, diba? Okay, so faith without action is dead. Ayan na po, dyan po talaga nagkakatalo, ano? Action po talaga. So, malalim yung faith natin kay Lord, pero medyo konti lang yung action. So, sabi nga, no, dapat wala tayong sinisising ibang tao. Yung sasabihin natin na, dahil kay upline, kaya hindi ako kumita dito. Hindi po dahil kay upline. Dahil po yan sa'yo. Bakit? Tingnan mo yung effort mo. May faith po tayo kay Lord, pero yung action po natin, kaunti lamang. No, sabi nga, nasa tao po ang gawa, nasa Diyos po ang awa. At syempre, nasa iyong mga pangarap. So, may pangarap ka, may faith ka kay Lord, at syempre, mag-take ka ng action. Napakaganda po ang result niyan. Pero sabi nga, wait mo lang po yung tamang timing po para sa iyong success. Kasi hindi ka man po may magandang result ngayon,
on process ka na. Tinatrabaho mo yung pangarap mo, di ba? With the grace of God, ano po, maraming salamat po sa inyong lahat at thank you so much for joining us, our business presentation. Merry Christmas po sa ating lahat. Maraming salamat at Happy New Year po. Ayan. So, ibabalik ko na po sa ating napakagandang host, Ma'am Divine. Back to you po. Salamat po. Ayan, maraming salamat po sa napaka-host tayo na presentation ano, ng ating presenter for tonight. Walang iba po, Coach Beth Lanis. Talaga na mga congratulations, ma'am. Talagang binibigyan mo palagi no, ang bawat isa sa amin no, ng hustisya ano, para maintindihan pa more, maunawaan pa more kung gaano nga ba kaganda ang business ni Siwa na kung saan mayroon na po ang bawat isa. Kaya, Ma'am Beth, congratulations, ma'am.